Naka snowflow. Holy! Holy! Ang ganda! Ang ganda nga, napalunok tuloy ako. Ang ganda, grabe! Ito yung mga nag-landslide motoristas, oh. Okay, so dito tayo sa parking area. And may naghihintay pala, oh. Ay, hola, motorista. Hola mo, bro. Kyle Romeric. Kyle! Ito ba yung message? Anong oras ka ba dito? 6 a.m. Grabe, wala ka masyadong signal dito. Anyway, nice meeting you, bro. And I appreciate that. Siyempre, sticker time tayo. May shoutout ka ba? Shoutout kay Sir Chitty. Nakita na rin kami. Yeah, kita na rin kami. Grabe yung paghihintay namin. No? Ito yung first vlogger na sinubaybayan ko talaga ng pandemic. No? So, nakaka-inspired at sana mas marami pang ma-inspired kay Sir JT. Salamat, brother. Thanks. Nice meeting you. Naglalakad kami ngayon, kasama si Kyle. Saka si Boss Darius. Nagmamadali kami ngayon makakagilat ng kakainan. Medyo late na kami ngayong umaga. Anyway, napasarap ang ano. Siguro, sunod-sunod kasi yung mga akyata namin ng falls eh. Yan tuloy. Nagbawi yung mga paa at mga binte. Anyway, hanap kami yung kakainan. Tapos, batcha na tayo. Good morning! Day 29! Okay, good morning motoristas. Again, day 29. Dito tayo ngayon sa Iligan City. Pagas muna tayo. Dumi na, no? Mamaya pakarwash tayo. Magas muna tayo ngayon. Kasi mamaya daw magtataas na naman ng 4 pesos. Anyway, sige, see you later. Be power, boss. Full tank. Alright, motoristas. Hello. So, first destination natin, pagkatapos magpagasolina, 4 pesos daw ang itataas ng gasolina, kaya nagpa-full tank na kami. Punta na tayo ngayon sa Maria Cristina Falls. Susubukan lang natin kung pwede na ang pumasok, okay? Then, kung hindi man, sana pwede. Pero kung hindi man, edi tuloy na tayo sa itinerary natin. Pero sana makapasok tayo. Then, after that, punta tayo ng longest boardwalk. And then, Dapit Shalim Shrine. And then, Cathedral Falls. And then, finally, tulog tayo sa Pagadian City, okay? O sige, enjoy muna natin yung traffic. So turn left tayo dito. Motoristas, medyo kinakabahan pa ako sa rear wheel natin, o rear tire. Kasi na-puncture nga ito kahapon. Kung hindi pa napapanood, check nyo yun. Na-puncture nga yun kahapon. Ay naayos ko kagabi, ganayos namin. Kaya lang, pag-check ko kaninang umaga, nabukasan siya ng mga 3 PSI. So ibig sabihin may singaw pa din. Now, hindi ko lang alam kung kapag nainitan, ngayon, naitakbo natin, mag-i-improve siya. Hopefully, that's the case. Medyo malaki kasi yung pako. Hindi ko alam kung dinoble ko pala sana, no? Para sure. So anyway, serve na lang natin mamaya. Kung sakali man, tatapalan ulit natin yan. So from there, mga 3 kilometers mahigit, going to the falls. Ayan, may go na naman, go signal na, so let us go. Then turn right tayo dito sa kanto. Ay, ito. Ito na ba yun? Baka ito na. And the checkpoint lang yata ito. Ganda pala ng papuntang falls, oh. Ganda ng papuntang Maria Cristina Falls. Forest na forest yung papunta pa lang. Oh, pwede magpa-picture dito. Ang ganda. IG worthy ito. Okay, eto na. Ito na pala yun eh, oh. Isa na yung falls. San tayo? Diretso? Sige sir, mauna ka! So itong Maria Cristina Falls Motoristas is a source of hydroelectric power, no, dito sa Iligan. As I mentioned last time, tatlong falls yan. We have the Mimbalut, Maria Cristina Falls, and Binago Falls. Sana mapuntahan natin ito para complete din tatlo. Okay? Tara, magpaalam muna tayo. At motoristas, so iba yung napuntahan natin.
I think sa hydroelectric power plant yata talaga yun. So nauna na si Papa Darius, naipit lang tayo dito. Pero may tinuro na kasi si Papa Mico kahapon. And mali ko, doon ako nag-rely kay Google Maps. So merong bridge na tinuro siya, mamaya puntahan natin. Okay? So pagkatapos ng bridge na yung motoristas, dito tayo. Nature's Park. Na yung gulong ko? Okay naman? Okay naman, sir. Okay. Wait, tanong na tayo. Paalam na tayo. Motoristas. Good morning po. Shout out. Hello. Sino po yan? So ito motoristas. Gawin daw nung Calling Rocks and Boulders, Access Road. Yung plant and Maria Cristina Falls, Pupling of the Falls is suspended until further notice. So bawal nga. Pero tingnan natin if we can request. Kasi unang-una, i-feature lang naman natin siya. Hindi naman talaga tayo yung parang regular tourist. And then kung masasamahan naman tayo, I think that would be good. Ang dumi mo na, Vader. Mamaya sa pagadian, mayroong car wash doon. Papalinis na kita. So far so good. Hindi ko lang alam kung kumusta ba. Pero nakakapraning din, syempre. Hindi tayo basta-basta makahataw. Lalo na pag banking. Ito siya. Ay, saan? Nawala. Ito na ba yun? Ito na pala. Shampoo. Ito yung butas. Okay. One eternity later. Alright, so motoristas, after 1 hour and 15 minutes, nandito pa rin tayo. Hindi ko alam bakit ang tagal. Papaalam pa din daw. So, sayang naman. Sayang na yung oras natin. Dami sana nating na-meet na motoristas. Pero nagpapaalam pa daw sa Maria Cristina Falls. So, siguro after nito, after 5 minutes, alis na siguro kami. Kahit nag-aksaya kami ng mga alas isa't kalahating oras. Well, it's siguro worth it na magtapon ng ganun for the shot or for the chance of seeing Maria Cristina Falls. So, ganun talaga. Tetake ka talaga ng risks. Okay? At motorista is worth the wait. Kasama natin si Sir. Kailangan daw mag-motor doon kasi malayo-layo pa pala yun. Right, sunod tayo kay Boss Darius. Nagbunga ang waiting for 1.5 hours. So motoristas, bihira to motoristas. So again, thank you for giving credit po do sa ginagawa namin. Salamat ng marami at pinagbigyan nyo kami to see this exclusive. So hindi pinapayagan ang regular tourist. Ay, ito yung mga nag-landslide motoristas. So yung regular na tourism or regular tourists, hindi pa pwede dito. Okay, ito na, ayun. Holy, ah grabe nga. Grabe nga to. Ito yung nilinis nila ng area, oh. Okay, so dahan-dahan lang. Nilagyan na ng cover. So as I've mentioned, motoristas, to Maria Cristina Falls is a very essential part of their power source dito sa Iligan City and probably neighboring areas. Napaka-prone pala talaga to. So pag binagyo, wala na. Delikado na talaga. Nire-repair pa nila, nire-rehabilitate pa. Ayun, oh, durog, oh. What? Nandito. Hello po. Oh, ito na. Oh. Lakas ng current, oh. Maria Cristina. Lakas ng flow. Holy! Holy! Ang ganda! Ang ganda nga! Napalunok tuloy ako. Ang ganda! Grabe! Holy! Ang ganda! Grabe! Nakita ko sir yung ano kanina, no, yung portion ng landslides. Oo, I understand kung bakit close pa muna. Pero ang ganda. Ah, sige sir. Motoristas, exclusive look of the Maria Cristina Falls. Grabe, ang ganda pala niya. Seryoso, parang ano siya, full of power, full of vibrance. Buhay na buhay yung falls. Ramdam mo yung power niya. Anyway, ito siya, oh. So
So doon sila itutour daw tayo. Pero sa ngayon, grabe yung current, oh. So talaga makukuhanan mo yun ng hydroelectric power. Atin tayo. Woo! Sa area na to, medyo ano na, may moist na, may basa-basa na. Ito yung signage, motoristas. Tingnan nyo kung gaano ka-epic to ng malapitan. Pero saglit lang, motoristas, ha, mababasa tayo, eh. Tingnan nyo yan. Sige, re-risk ko na to. Woo! Grabe kasi, eh, oh. Sobrang magnificent. Sobrang powerful. Yan, motoristas, zoom natin. Grabe. Thank you so much for the opportunity. At least ipakita mo sa mga viewers natin, sa motoristas, kung gaano kaganda Maria Cristina Falls. Welcome, welcome. Salamat, sir. Welcome. Okay, let's go. Red motoristas, paalam muna, Maria Cristina Falls, grabe. Thank you. Salamat. Sir, salamat po na marami, sir. Thank you po. Yes, sir. Thank you po. Thank you. Sige, sir. Alright, thank you so much again, Sir Nelson. Maria Cristina Falls, salamat na marami. Thank you very much. Sulit, grabe yun. What a sight. Sarap sana yung tumitig, pero syempre, pinagbigyan nga lang tayo ng saglit na time. And sulit na sulit yung mga oras na yun. Sulit yung maghihintay! Thank you! So, pumunta na tayo ngayon ng longest boardwalk, motoristas! Try natin mag-catch up, pero syempre, safety first. Let's go! Diba? High na high pa ako. Kasi nga, mabilisan lang and have to... Ganun yun. You have to get all the shots that you want. Alright, main road na ulit. It's 13 kilometers away from the longest boardwalk. Let's go. Lunchtime na tayo makakarating doon, motoristas. Delay tayo ng mga siguro 1 to 2 hours. Well, anyway, nag-update naman tayo lagi sa community. As I've always said, Facebook page natin. Doon ako lagi maglalagay ng update sa community. Kasi nga para hindi bahain sa page. Mawawala na kasi ng value yun kung kita mo doon. Punong-puno ng mga updates lang, no? Twitter sana, no? The best. Pero community tayo magpo-post. Anyway, let's go! So, I think, ano yun eh, munisipyo yata yung kanina. Anyway, oh, lalim. So, turn right tayo dito. Para sa longest boardwalk. Dito ko din dagat. So, motoristas going to Pagadian. Actually, going to Alim Shrine. Dapat Alim. Ano na, marami doon lubak-lubak. So, marami nag-warn. Ayun! Sana pwede, pwede naman yata dumiretso. Ayun na nga, longest boardwalk. Ay, sarado. Ah, baka, ano lang, tao lang ang papwede. Picture muna tayo, syempre. Ah, may play area dito. Tapos doon. Ah, meron nga. Mga tao lang. Ayun ang boardwalk. Picture muna tayo, syempre, dito. At motoristas, longest boardwalk ay nasa likod natin, oh. Grabe, sabi nga niya, baka daw bukas pa ako makarating sa dito. Siyempre, hindi naman, di ba? Kita naman natin, eh. Sayang lang, di pwede yung motor doon. Siyempre, for safety and siguro reasons. Ito yung motor, iwan na natin ipapatarios. Ito yung entrance. Hello, mga boss. Hello. Hello. Shout out. Shout out. Hello po. Shout out po. Oh, kanino? Shout out po sa GNE Electrical Supply. Ayun, oh, shout out. Okay. Hello po, ma'am. Gusto po. Morning. Morning. Ano po ito? Vaccination card po ang requirement, ano? Ito ang entrance natin, motoristas. Ma'am, konting information naman. Gano'ng kahaba ito? Kwan? Sir, 300... meters? 340 meters. Tapo, longest in the Philippines. Tama ba? In the Philippines o in Mindanao? Mindanao. Ayan. So, yun, motoristas. Longest in Mindanao. Punta na natin. Baka abutin tayo ng ano dito. Siyam-siyam. Tayo. Motoristas, ito ang view. Diyan. Ayan. So, motoristas, papakasunog na tayo para sa inyo. Ayun ang dulo. Siyempre, hindi na tayo punta ng dulo. Gigit na lang tayo. Tapos, itong mga tabihan, tingnan natin.
So bawal ang pets, obviously. Pakita ko lang sa inyo. Ayan. So meron din dito mga kainan. Sarado lang ngayon. Siguro ito magbubukas, baka mga bandang gabi or hapon. Anyway, kahabaan na yan. Yung dulo nga, pakita ko sa inyo. May mga establishments sa tabihan. Okay. So much ano kasi to. Recommended kasi to ng isang motorista. And for the sake lang din, syempre handaan na natin. Nagaling na tayo dito. At least napuntahan natin, diba? On the way lang din naman siya. Well, actually, papasok ko ng konti. Pero at least madadaan na naman siya. Hindi siya sasadyain ng todo. Okay? Ayun yung dulo. 340 meters. Mahaba-haba yun. I can imagine this. Napupuno to. Or siguro pag mga weekends, marami tao dito. Okay? Gusto man natin pumunta sa dulo, it will take us more time. Medyo nagmamadali tayo. Ang dami na naghihintay sa atin sa Dapit Alim Shrine. Okay? By the way, ganda sana nito sa drone. Kaya lang, sa mga hindi pa nakakaalam, yung drone nga natin nabasa. Nag-swimming sa falls. So, pinapatayo pa natin siya ng todo. Ayoko muna subukan para mga ilang days pa siguro para siguradong tuyo-tuyo na siya bago natin subukan ulit kung gagana pa. Kasi kinuha daw siya doon sa falls, sa tubig. Naka-on pa siya, gumagana pa eh. So, hopeful tayo na gumana siya. So, ngayon, balik na tayo sa kalsada. Let's go! Dapit Alim. Pwede tayo magla-lunch. Wala pa tayo sa kalahati. Pero lunch time na. Tis-tis muna. Yan talagang biyahe. Let's go. Napaka-predictable. Let's go. 37 kilometers before the next stop. Whew. Init. Oh, nasa Negros na pala tayo eh. 29 kilometers to go, 40 minutes. Pagkatapos ng dapit, hanap tayo ng kakainan, and then Cathedral Falls. Doggy-doggy, huwag ka tatawid. Ito na siguro yung sinasabi nilang kalsada, motoristas. So 16 kilometers from Dapit Alim Shrine. Kaya no? So at least alam niyo kung saan nakalagay. Ayun. Pag shaded ng mga branches, hindi mo makikita. Alam mo shadow. Yung pala, lubak na. Whoop, ayan, tulad nun. Ang ganda ng view, motoristas. Greenish yung tubig, tapos may bundok sa background. Sayang, natatakpan ng mga bahay. Late na nung nag-on yung GoPro. Anyway, bago yun, mag-Riverside High School. Matindi nga, matindi lubak dito, lalo na doon sa may checkpoint. Sinakto rin nila. So, since magsa-slowdown din naman doon sa lubak, might as well, dito natin ilagay yung checkpoint. 9.5 kilometers to go. Ay, sa wakas, may iba naman. Magandang kalsada. Tapos diretso. Right, 400 meters away. Nasaan ba yun? Left side ba or right side? Nasa left side yata. Ayun! Ah, ito lang pala siya. Dapit Alim Shrine. Ah, ito na yun. Hola! Kumusta? Whoop, yeah. Takas pala yun ah. So, may, ito yata yung mga kasama natin. Abante tayo. Yeah. Ano oras pa kayo dito, boss? Alas 10. Ang aga. Kumusta? Mga sir. Sinong nag-ano sa inyo, boss? Sino nag-contact sa inyo? Sir. Ay, ako sir. Nag-contact inyo. Paano mo nalaman? Na dito kami. Sa Facebook lang. Okay, kasi maraming mga kasi apat yata yung susundo sa amin eh. Kasi Darius pala. So hindi ko alam kung sino nakausap nino. Ayun yung pinifigure out ko. Okay. Kasi mayroon daw nag-aantay doon sa Michelle somewhere, tsaka sa cathedral may naghihintay din daw. Yung shrine niya doon tayo babaw. Sa pinakataas yung shrine. May bilang sa likod, madalang yung motor doon. Madadala yung motor, malayo. Malapit lang. Saan ang daan mo? Doon? Punta natin. Tara, mga motoristas. At least ito yung ano. Boss, pa-picture muna. Okay lang. Okay, motoristas. So, kasama natin sila. Sasamahan tayo dun sa access road. Going to the shrine. Buti na lang meron. Kasi hindi tayo makapag-hiking ng ganitong forma. Whew, init. Salamat mga sir sa pag-abang sa amin, sa pagsundo sa amin. Okay? Lapit lang naman daw, so yeah. So matadala pa natin yung motor. So sa tabing yun lang, motoristas, yung statue ng kamay. Photo ops lang kayo doon, and then puntahin nyo rin to na nakamotor. Ah, dito pala. So motoristas, ito oh. Tapos off-road, ah hindi naman. Cementado naman, pero yun nga, hindi ganun ka smooth. Yun yung kanto na yun. Pinakit na tayo, oops.
Direct na rin siya. As expected, dahil nga mataas na area siya, pakita tayo ng packet. Motoristas, ayan. Legend GoPro to eh. So, eto motoristas, pumasok na tayo, nagpaalam lang. This is, ang ganda no, papasok pa lang na shrine. I guess this is the parking area. So ayun ang shrine. Puntahan muna natin ng mabilis, motoristas. Let's go. Okay, so dito na tayo sa dapit alim. Sa shrine mismo sa taas. Oh, tama dog. Oh, tama. Oh, tama. Okay, dito tayo. Dito na tayo. Ayan, motoristas. Ito na yung pinaka shrine. Ah, ayun. Yan talaga yung... Oo. Tapos motoristas, tingnan nyo ha. May mga seats. Oh, tingnan nyo. At may mga X. Ano yung nilagyan lang siguro nila. So yan. This is Jesus Christ. So it's a place of reflection, place of worship. It's a place of tranquility. Dito ka magpe-pray. So pumunta dito, bakit dun? Pwede bang pumasok? Ah, okay. So as I take it, dito nag-hold. Nag-hold ng mga mass. Ayan, meron nga dito yung priest. Tapos dito sa tapat yung mga nakikinig, no? So, meron din dito, pwede kaya dito mag ano ng candles. Pwede talaga mag-hold ng mass. Dito yung manger kapag Pasko. Ayan, nilalagay nila yan dyan. Then dito. Yung saan ka magtitirik ng kandila. Dagkot alim. Ayan, motoristas ito. Ah, okay. So parang donation siguro siya. Ito. Galing, oh. Parang malaking katol. Sabi ko. Anyway, doon sa loob. Okay. So, siguro somewhere, a place of worship or place of something. Meron pang gate doon, oh, sa baba. So, that's it, motoristas. Ah, parang Noah's Ark pala nung ano. Or parang ship lang pala. Hindi pala necessarily Noah's Ark kasi may mga butas-butas na eh. Kung may mga butas-butas, ibig sabihin, modern, ano na yan, modern ship. So, again, ito, motoristas. Yan. Ito yung shrine. Okay. Tingnan natin itong statue ng kamay. Tatlong hands. Ah, parang ano pala siya dati. Parang fountain siguro. Oo. So mukhang may tubig eh. Mayroong tube. So mukhang may tubig dyan dati. So ngayon wala na. So, yeah, after this, Cathedral Falls. Let's go. Ito pala may information, sir, about dito lang sa ano, sa shrine. Ano istorya? Tinatawag itong Dapit Alim. Mm-hmm. Dapit is a Cebuano word. Ah, meaning? It's a place. And Alim is healing. Healing, so, a place of healing. I see. So, ibig sabihin, if you want to encounter healing through creation, sa maraming mga ano puno dito, mm-hmm, ay makikita niyo ano, makikita niyo kagandahan ng mga puno. Mm-hmm. At mahihil ka. Ayun. Dito sa maraming puno. Mm-hmm. Basically, our ministry dito sa Dapit Alim is a retreat center. Retreat center, okay. Center. And also, sa inter-religious dialogue between our brothers and sisters, mm-hmm, Muslims and Lumans. Mm-hmm. So, hindi siya exclusive for Christians? Yeah, it's not exclusive. Oh, okay. And also, basically, itong place na ito ay center for interfaith. Okay. Dito sa probinsya ng Lanao del Norte. Mm-hmm. At the same time, also sa Diocese of Iligan, sa mga pari, ito din ang center of interfaith. Hmm. So, monthly, mayroong gathering kami dito. Ah, monthly. Okay. I see. Tapos nakita ko ngayon parang pwede nyo maging stage or altar, parang ganun. Ay, altar, yeah. Dito yun ang ano, altar. Every Sunday, dito kami. Dito yung mass. Sundays. I see. Tapos, mga 18 years na yata ito. Wow! So, 18 years na siya. By the first Filipino priest in Lanao, Reverend Father Dong Galin Suga. Ano, sir? Dong Galin? Dong Galin Suga. Sa yung unang pari na Filipino. Hmm. Na ano? Tapos ano? Dito sa ano? Dito sa area sa Lanao del Norte. Trabaho namin dito ay ano, meron kami tinatawag na theater for evangelization. Theater for young people. Mm-hmm. Nila, no? Mm-hmm.
Through sa mga ano, through mga singing, mga performances. Pabalik natin sila sa ano, ma-appreciate na yung ano, yung simbahan at saka ano, yung pananampalataya. Okay, I see. Sir, sorry po, I didn't get your name. Pangalan niyo po, sir? Don Caballero. Don, si Sir Don Caballero, you are the... Ano dito? The director. The director of this place, of the shrine. Okay. Sir, maraming salamat po sa information and yun, sana puntahan pa to ng mga ano natin, ng mga visitors. Salamat po, sir. Sir, thank you po. Thank you, sir. Alright, Patricia, 243 steps pala akong mula doon sa baba. So, buti na lang, di tayo naglakad yun. Okay, sa tayo, let's go!